I signed proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Takot at daging sa dikta ng isang halimaw na may bakal na kamay. Lahat ng makawakan ay tiyak na ang pagkamatay. Kaya't bilisan ng pagtakbo, makatatan ka ng peligro. Mawala na lang biglaan, niwala man ng testigo. May lang na buhay para ilakad lamang ang kwento ng mga tusa na sinapit bilang desaparecido. Mga bibig ay nakatikong, sukat na hindi maghilom. Araw-araw na dumaraan sa butas ng karayom. Ano nga ba ang nagbago? Ganun pa rin ang tema. Naaalala nyo pa ba ang dekada 70 at ang mga pagturusa mo tila pa ulit-ulit? Mabinipit sa sakit sa utak mo ay gumuguhit. Pinipilit ang sarili ko na hindi maiyak. Kasalanan nga ba ang lumaban at maging tibang? Sa paghangat ng kalayaan na matagal nang inasa, maraming buhay ang nasayang dahil sa kasakiman. 1,702 noong taon sa paglakas ng Kilusan, ito ang naging tugon. Ipinatawang bata sa kamay ng marahas na militar. Kung sino mang paginala ang aktibo sa kikitilan, igilitan, tutorturin ang kapangyari. Hindi maangkin upang masolo ang lahat maging sibilyan. Ito ang katayin, gawagawang mga pambobomba, mga bangkay na nakabalaan. Sa kadiliman ng kalsada, may mga babae ginagahasa. Sider na nasa libdib, kinukuryente sa dibdib. Pinuputol ang kanilang ngari sa karate sa bloke na malamig. Sa pagulitan ng Marshalo sa ika-apat na po nitong taon, ano na nga bang pagbabago wala noon hanggang ngayon? Ito'y magsisilbing paalala para sa ating lahat na ang mata sa pagtatapos ay hindi naging ganap.